po yung sinasabi niya sa akin. Nagiging ginto nga po yung buhok ko. Kailangan malamit po ito ni Yaya. Goldie! Yaya! Goldie! Yaya! 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 Oh, Goldie, bakit? Kaya tingnan niyo po, oh. Buhok? Yaya! Naalala niyo po yung sinabi ng mga enteng? Yung tungkol po sa ginto. Yaya, totoo nga po. May ginto nga po, Yaya. Mang Enteng, parang wala naman ho kami nakitang biyaya. Oo nga. Nung ginupit ni Goldie yung buhok niya, bigla na lang naging puti. Hindi talaga ako maalay magkamali. May ginto talaga ang buhok ng batang yun. Bakit nung isang araw, puting buhok yung nakita natin? Po, alam, Yaya, basta tara, kailangan na po natin malaman ito nila dito. Saan kayo pupunta? Kala Tita Christy po, Mommy. Bakit? Kasi po, nag-aalala po sila sa akin ni Tito Marcos eh. Sa totoo nga lang po, pinatawas po nila ako ni Tita Christy. Para daw po sana, matanggal daw po yung sumpa sa akin. Pero Mommy, sabi po nung magtatawas, wala daw pong sumpa. Pero ginto, Mommy! Meron daw pong ginto! Pakilamera yung Christy ngayon, ha? Alam ko kung magaling kayo, pero sana ho, aminin nyo rin na baka nagkamali ho kayo kasi nung ginupit yung buhok ng bata, naging puti, tapos nananakit pa ho. Tama yung asawa ko. Magagawin nyo ba ng paraan para mawala yung sumpa? Kung sumpa nga ang paniniwala ninyo, tanging nagbigay lamang ng sumpa ang makakatanggal noon. Iyon pong matandang babae na nakita niyo sa tawas? Oo. Siya nga. Mang Enteng, magagawan mo ba ang makausap yung matandang babae? Subukan natin. Mami, magpapasama lang po kaya kailangan kita Christy. Tara, Yaya. Hindi kayo pwedeng umalis. At bakit kailangan niyo pang iparating din kay Christy at kay Marcos, ha? Ano ba ang pakialam nila sa atin? Pero Mami, kasi... Goldie, mali na yung ginagawa ni Tita Christy mo. Masyado na siyang naghihimasok sa buhay natin eh. Hmm. Tama, daddy mo. Masyado na silang mga pakialamero. Naku, madam! Maliwanag na sa akin yung matagal ko ng pangangisipan! Anong ibig mong sabihin? Kaya pala araw-araw, sinusuklayan at ginugupitan niyo si Goldie. Araw-araw pala kayong umaani ng ginto. Kaya pala kahit wala kayong trabaho, ganda ng damit nyo. Panayang shopping nyo. Shopping dito, shopping doon, shopping galore! Panayang kasino. Kaching, 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 kaching! Nakaka-afford ng madaming bodyguards, ha? At kaya pala alagang-alaga nyo si Goldie. Puro organic ang pagkain! At kaya sinisiguro nyong malinis ang mga taong hahalik o hihipo sa kanya para iwas germs. Ew! Kasi, pag nagkasakit siya, magiging puti ang buhok niya. At hindi na kayo makakaani ng ginto. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kinukulong niya si Goldie. Dahil kung walang golden hair, walang kayamanan! Tama! Halika dito. Yung mas malapit para abot kita. Ano ibig mong sabihin ngayon? Na pinagkakaperahan ko yung anak ko? Tumpak! Parang gano'n lang ang madam! Walang iyakas! Ano? Sasaktan mo na naman ako? Ha? Mami, hindi. Pero sana huwag yun naman po saktan si Yaya. Mami mo ako, pero hindi mo ako pinaglalaban! Anong klaseng anak ka? Mamili ka ngayon din, Goldie. Ako, na mami mo, o etong babaeng to, nayaya mo lang! Rina, tama na yan. At kung sino pipili mo ngayon, doon ka sasama pang habang buhay! Ano? Ay, ikaw. Babaeng walang utang na loob. Lumayas ka na! At huwag ka nang babalik. Layas! Sige na.
Hindi ko talaga siya makontak. Ang hina ng signal. Putol-putol. Nakong Mang Enteng, baka naman mo pwedeng huwag niyong sukuan. Kasi importante-importante lang mo makausap namin siya. Huwag kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makausap natin siya o makontak natin siya. Salamat po. Bumalik na lang kayo mamayang gabi at susubukan natin ulit. Sige po. Yaya Noreen! Ano nangyari? Yaya Noreen! Bakit po? Saan si Goldie? Yaya Noreen! Nasa loob. Eh, akala ko may nangyari. Eh, ba't may dala kayong bagay eh? Saan kayo pupunta? Kasi si Madam Audrina pinanayos ako. Paano si Goldie? Iwan niyo siya? Wala na akong magagawa. Ano na resulta? Ano? Negative na naman? Oo siya. Sige na. Pupunta na lang ako dyan. Bye-bye. So ano, Bokya na naman? Negative na naman yung update tungkol sa nawawalang Junakis ni Christy. Ayun nga eh. Wala. Negative pa rin eh. Kumakamot-kamot ka pa ng ulo. Alam mo namang negative talaga yung update mo. Diyos ko ka. O eto. Yan si Clarissa. Kapitbahay namin sa apartment namin yan. Alam mo, yung mga information niya, match na match dun sa nawawalang Junakis ni Christy. 19 years old, walang pamilya, ampon lang din. Subukan mo kayong pa-DNA, baka sakaling siya yung anak ni Christy. Ano ka ba naman, Mocha? Ang tagal na nating hinahanap ng anak ni Ma'am Christy. May ganyan ka palang impormasyon, tapos ngayon mo lang sa akin sasabihin? Pasensya ka na ha. Ako na humingi ng dispensa. Medyo mahina kasi ito eh. O siya, siya. I-text mo sa akin yung impormasyon yan. Pupunta ako na kagad. Baka mahawa pa ako sa kahinaan nito ni Mocha. O sige na ha. Oh, mahawa talaga, Kuya Jonard, ha? Ikaw naman kasi kung makasabi kang mahina ako, baka isipin niya, hindi talaga ako matalino at ganda lang meron. Hindi naman talaga. O, ganda lang meron ako. Kumusta po? Yeah. Wait, sige. Tawagin ko lang si Christy. Box? Upo muna kayo dito. Sige po. Sige. Box, may business. Tawagin lang namin si Christy. Babalik na rin kami ng sala. Box? Oh, sige, sige. Mocha, tara. Ingat kayo. Punta na kaming parlor, ha? Kaya bahala sige. Dito. Sige. Yaya Noreen, napasyal ka. Napasyal kayo. Magandang araw po, sir, ma'am. Sinaman ko lang po si Yaya para makita po kayo. Ano bang meron? Asan si Goldie? Goldie, anak. Kain ka na ng dinner. Dinner lang ka namin ng daddy mo. O nga, anak. Baka mamaya malipasa ka ng gutom yun. Mm-mm. Nasaan po si Poopy? Ganito kasi yun, anak. Hindi namin alam kung paano sasabihin sa'yo dahil nasa ospital ka eh. Habang nandun ka, parang hindi niya nakayanan yung nangyari sa'yo. Kaya wala na si Poopy, anak. Namatay na siya. Wala na nga si Yaya. Wala na rin si Poopy. Di, anak. Eh, nalaga ka na. 18 years old ka na. Hindi mo na kailangan ng Yaya. At saka si Poopy naman, eh, matanda na siya eh. Biro mo nung kinuha namin siya, baby ka pa lang nun. Ngayon, ilang taon ka na, ibig sabihin matanda na siya. Hayaan mo na siya. Ha? Nasa heaven na siya ng mga birds. Huwag ka mag-alala, anak. Simula ngayon, tututukan ka na namin ng daddy mo, ha, sa pag-aalaga sa'yo. Ipagluluto ka namin, sasamahan ka pa namin araw-araw, di ba, Edgar? At saka, kalimutan mo na yon si Yaya Noreen, si Tita Christy, Tito Marcos. Huwag na yon. Kami na ng daddy mo, ang kaibigan mo. Kami lang, ha? Mommy? Daddy and Goldie. O, di ba one big happy family? Ano bang problema ni Audrina? Bakit galit na galit siya sa atin? Pinagamot na nga natin yung anak niya, inalagaan na nga natin yung anak niya sa ospital. Ano naman kung gusto tayong puntahan ni Goldie para sabihin sa atin na totoo yung sinasabi ni Mang Enteng? Eh, baka nagsiselos po sa inyo.
Kasi gustong-gusto po kayo ni Goldie. Baka po, natatakot sila na agawin niyo si Goldie. Natatakot sila na baka mawalan sila na mapapagkunan ng kayamanan. Yun yun. Naku, Yaya Noreng, eh hindi naman kami mga ganid. Masaya na kami ni Marcos ako anong meron kami. Si Goldie pala, yung goose that lays the golden eggs ng mga Del Prado. Eh kaya galit sa amin si Audrina. Dahil napapalapit kami kay Goldie. At dahil doon, baka lumakas ang loob niya. Lumakas ang loob saan? Lumakas ang loob magreberde. Lumayas. Naki Goldie ang ginto. Nasa kanyang pera. At lalong lalakas ang loob niya dahil meron siya matatakbuhan. Tayo yun. So lalong nilang ikukulong si Goldie, ganun. Eh sigurado yun. Talagang ikukulong nila si Goldie. Nakakaawa naman si Goldie. Totoo po bang matagal niya nang alam na nagiging ginto yung buhok ko? Na kaya po tayo yumaman dahil po sa buhok ko? Bakit hindi niyo man lang po sinabi sa akin? Anak, kasi gusto namin maging normal yung buhay mo. Yun yung dahilan. Gusto ka naming lumaking normal. Kasi baka maisip mo, mabili mo lahat ng gusto mong bilhin pagka sinabi namin na ginto yung buhok mo. Eh, siyempre gusto namin lumaki ka ng mabait, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, Goldie, yung may takot sa Diyos. Diba? Tama. Eh, hindi naman po ako lumaki ng normal eh. Ako po yung bata na lagi nakakulong lang po dito sa bahay. Walang kaibigan, walang kausap, walang eskwela, kahit nga po crush. Bawal eh, di ba, Mommy? May normal na bata po ba na ipapakulong ng magulang nila yung crush nila? Yan ang sinasabi ko. Simulang napunta ka sa outside world, ganyan ka na mag-isip, ganyan ka magsalita? O eh ano pa lalo kung alam mo na dati pa ang tukol dyan sa gintong buhok mo? O di sinagot-sagot mo na kami? Pagmamalakihan mo kami ng daddy mo? Mommy, hindi naman po sa ganun. Eh anong hindi? Eh parang ganun eh. Eh kasi naman, Mommy, nagtampo lang po ako sa inyo eh, ni daddy. Nagkasakit po ako, hindi nyo man lang po ako binantayan sa hospital. Naisip ko po na nawala po akong silbi pag may sakit ako. Na mabait lang po kayo sa akin pag may ginto ako sa buhok. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Gusto mo ba makatikim ng hindi mabait? Buong buhay mo, Goldie, isipin mo. Napalo ba kita? Ha? Nasaktan ba kita? Hindi po ba takot lang kayo saktan ako kasi natatakot din po kayo sa buhok ko? Sumusobra ka na. O sige! Kalbuhin mo yung buhok mo ngayon. Ngayon na! Hindi ako natatakot! Kakalbuhin ko na lang po yung buhok ko, total. Sa buhok ko lang naman po ang dahil kung ba't hindi ako normal eh. Oo, sige! Gawin mo! Dugin na, Goldie, tama na. Ano ba? Nakatang ngayon, Gunteng. Goldie, hindi mo kailangan kalbuhin yung buhok mo. Kung ayaw mong bigay sa amin ang buhok mo, okay lang. Kung ayaw mo kaming tulungan na maging matiwasay ang buhay natin tatlo, okay lang. Hindi ka namin pinipilit. Pero sana naman, huwag mo may sinasagot ng ganyan. Magulang mo pa rin kami. Tsaka, pinapalabas mo ba mukha kaming pera eh. Daddy, sorry po. Oh no! O, ginilitan pala na may-ari ng golden goose at lays the golden eggs ang leg niya. Ginilitan po? Oo. Bakit po? Eh, isipin mo na lang, Yaya Noreng. Isipin mo na lang paano kung ayaw na ni Goldie magpagupit sa nanay niya? Paano kung ayaw na ni Goldie magbigay ng ginto sa mga magulang niya? Kaya ba yun ni Goldie ang hindi magbigay? Depende po, sir. Pero tingin ko kaya po ni Goldie yun. Lalo na kung may isip niya na ang minahal lang ng mami at daddy niya eh, yung gintong binibigay niya. Ikaw talaga? Ha? Di ka nag-iisip eh. Bakit mo sinabi yon, ha? Na nasa sa kanya kung magbibigay siya o hindi. O eh kung paano hindi magbigay. Sige nga. Audrina, yung bata kakagaling ng ospital. May sakit pa, hayaan mo na. Siyempre, sensitive pa yun. May sarili ng isip si Goldie, malaki na siya. Naalala niyo nung pinalayas ka, Yaya Noreng? Oo. Eh, hindi ba wala naman nagawa si Audrina nung nagpalit si Goldie na hanapin ka? At pabalikin ka dun sa bahay? Oo. O ikaw, Ruben, nung nakulong ka, hindi ba nag-demand si Goldie na palabasin ka? Yan. Pag yan nagtuloy-tuloy,
lalong magagalit si Audrina kay Goldie. Baka kung anong gawin niya sa bata. Kailangan nating iligtas si Goldie. Sa tingin mo ba kayang sakta ni Audrina ang sarili ng anak? Marcos, hindi mo ba nakita yung inasal ni Audrina dun sa ospital? Yung pagbulyaw-bulyaw na dun sa bata, yung kasisigaw na dun sa bata? Lumalabas yung tunay na kulay ni Audrina ngayon. Wala na kasing silbi sa kanya si Goldie ngayon eh. Hindi na makapagbigay sa kanya ng ginto. Tama kayo, ma'am. Naalala ko nga din po yun. Ibang klase talaga si Audrina. Gagawin niya lahat para sa pera. Pero alam niyo, pati tayo kailangan may gawin. Well, kung kakalbuhin niya ang sarili niya, o kaya pagdadamutan niya tayo, babalatan ko ang anit niya. Tapos, anong gagawin mo sa anit niya? O, edi ikakabit ko sa ulo ko para maging ginto lahat ng buhok ko. Edi hindi ko na siya kailangan pag kailangan ko ng ginto. Diba? Gamitin mo yung cellphone ko, ah. Kung gusto mo yung makausap, tawagan mo si Ruben o si Tita Christy mo. Oh, Muyaya. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko din po. Hello, Ruben. Kailangan ko ng tulong mo. Sayang, wala na sila, Ma'am Chrissy at saka si Sir Marcos nang tumawag si Goldie. Saan ba sila pumunta? Doon ko lamang ending eh. Hindi pa bale. Kaya natin ito, Yaya Noreen. Eh, ano ba sabi ni Goldie? Ano daw ba ang problema? Wala siyang sinabi eh. Basta, nakikiusap lang siya na itakas natin siya. Bilisan natin! Distress in the dress na si Goldie! Madami silang distress po, Yaya. Binago na ba? Ganun na rin yun. Sige na. Di ba, madami silang gwardiya? Ba't parang wala sila dito? Wala na, pinalayas ng lahat. Sigurado, wala silang pambayad kasi natatalo silang milyon-milyon sa kasino. Sige, di ba? Kakarating lang galing sa ospital ni Goldie. Ngayon lang ulit sila magkakapera. Sige, Yaya, tulungan mo ako. Aakit ako. Bilisan mo na. Oo. Uy, ingat ka! Uy! Bakit ganun si Mommy? Kaya ba talaga niya gawin sa akin yun? Babalatan niya yung anit ko? Ganun ba talaga kalaga sa kanya yung pera at saka ginto? Basta ako, gagawin ko lahat para makuha ko ang gusto kong ginto sa buhok ng Goldie na yan. Pasok dito. Nakaluso lang ako sa mga magulo mo, papasok. Ano ba talaga nangyari? Ben, basta mamaya ko nasasabihin sa'yo, kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano tayo makakalabas dito. Pwede kailangan na natin umalis. Uy, Ruben, walang daan dyan. Dito tayo dadaan. Kailangan natin dito lumabas. Goldie, anak! Pasok yung lalaki yan dito. Tanggal naman.
Daddy. Bala ka sa masama sa anak ko, ha? Hindi po ako may mas mambala kay Goldie. Kayo! Taas kayo! Daddy! Tagal naman ni Rubin. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Mabuti pa bumalik na ako kay Ma'am Christie at saka kay Sir Marcos. Tama. Sigurado ka na bang nakakandado yung helmet sa ulo ni Goldie? Oh, Audrey. Very good. Huwag na huwag mo akong subukan na. At mas lalong huwag ninyo akong subukang takasan pag nahuli ko kayo. Kakalbuhin kita, gabi, itong gunting na to. Ewan ko na lang kung may matira pa dyan sa buhok mo. Naiintindihan mo ba? Mami, ba't niya po ba ito ginagawa sa akin? Wala naman po kami kasalanan ni Rubin sa inyo eh. Mga pasaway kasi kayo eh. Ginagawa namin ito para hindi kayo makatakas. Mami! Mami, ang sakit! Diyan na kayo. Mami! Daddy! Daddy! Mami! Manginting! Manginting! Manginting, okay lang po ba kayo? Manginti! Manginti! Manginti ko yun ang tubig. Ayan. Pasensya na kayo. Medyo mahila yung pertod ko ngayon. Ganun ba? Mabuti pa ho, Manginti. Ipahinga na lang huli niyo yan. Kaya ko to. Hindi ko siya susukuan. Tatawagan ko kayo. Sige po. Ay, teka. Manginti. Dito mo kami tawagan. Tawagan mo kami pag nakita mo ulit yung matandang babae, ha? Ay, sige po. Ruben, kamusta ka na? Masakit pa ba yung suntok ni Daddy sa'yo? Hindi na masyado, Goldie. Kamusta yung mata mo? Mabdi pa rin? Medyo okay na. Ano ba talaga nangyari, Goldie? Ba't gusto mong tumakas? Si Mommy kasi... Sabi niya sa akin kapag hindi daw niya ako napakinabangan, babalatan daw niya yung anit ko eh. Tapos ililipat sa kanya para sa kanya na daw tumubo yung ginto. Hindi kaya sinabi lang niya yun dahil galit siya. Kasi yung tatay ko, pag galit siya, sinasabi niya, tatamaan ka sa akin, matamo lang walang latay. Hindi eh. Parang seryoso siya. Gaya nito. So, nag-aakala na magagawa sa akin ni Mami at ni Daddy to na naigapos ako na parang kriminal. Buong buhay ko, akala ko mahal na ko ni Mami at ni Daddy. Araw-araw ako sinusuklan ni Mami. Alagang-alaga niya ako. Hindi nga ako pinapakain ng kung ano-ano pagkain na eh. Dapat organic food yung kinakain ko. Tapos, takot na takot sila pag nagkakasakit ako. Yun pala, walang mahalaga sa kanila kundi ginto. Mahalaga lang sa kanila yung pera. Huwag kang sumuko, Goldie. Makakakuha tayo ng paraan. Makakaalis tayo dito. Humingi tayo ng tulong kayo, Papagad. Papa God, sana po magpadala kayo ng tutulong sa amin. Iligtas niyo po, lalong-lalo si Goldie. Sana din po ma-realize yung parents nila
yung pagkakamali nila. Para magbago din sila. Kayo na po bahala para mabuo yung pamilya ni Goldie. Yaya, Noreen! Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa mapunta doon, mapunta dito. Ano nangyayari? Eh, kasi po si Goldie tumawag po kay Ruben. Nangihingi po siya ng tulong kasi gusto niya po makatakas noon. Tatakas? Tatakas? Oo po. Kasi po baka si Mamudrina, gilitan na ng liig si, si Goldie yung para po sa kwento ng goose na nangihitlog ng ginto. Uy! Tapos baka po si, si Ruben, gilitan na rin ni Mamudrina. Ay! Kaya po akong nag-aala ng ganito. Ano pong ginagawa natin dito? Halika na, punta na natin. Sige, iimbag ko. Sige, sige. Ingat po kayo. Sige, sige.